sino ba naman ang hindi gustong magkaroon ng extra income? Mga ka-taxpayer kong minamahal, masayang panahon po sa inyong lahat. Peace and happiness be with you for life. Extra income. Ito po yung ino-offer ko sa inyo ngayon. Kung gusto nyong magkaroon ng extra income, please contact me. Okay, ano yung extra income at saan manggagaling ang extra income namin? Ang extra income ho ninyo ay galing ho sa taxation at peak season ho ngayon mula ngayong March hanggang May ho ito. Kung nais po ninyo ng extra income, dapat ho alamin po ninyo yung apat na paraan para maging successful kayo sa pagkita ng extra income. Ngayon, ituturo ko. Number one is know your product. Ayun. Know your product. Hindi po makapagbebenta ang isang tao kung hindi niya alam ang kanyang produktong ibinebenta. So, ituturo ko sa araw na to, ano yung ibebenta nyo. Ang ibebenta po ninyo is peace of mind, number one. Okay, number two, tax savings. So, yan lang po ibebenta nyo, peace of mind and tax savings. Ito po yung first na dapat nyo maintindihan. Pwede po ninyo itong ma-download sa ating CTA website at ito ho yung itatype nyo doon ho sa browser. Isang kwento ng isang kumpanyang lumaban sa BIR. Ang Mercury Group of Companies ang may-ari ho ng Mercury Drug. Ayan, kung saan ho kayo madalas bumili ng chicharon. Bumili ho kayo ng gamot, yun pong ibig kong sabihin. So, ano ho yung produkto natin? Ayan po, nakasulat na ho ang produkto natin. Sabi rito sa produkto natin, Supreme Court has ruled that in order for an assessment to stand judicial scrutiny, it must be based on facts supported by credible evidence. Maraming tao ang hindi nakakaintindi anong ibig sabihin ng credible evidence at paano makakabili o makakagawa ng credible evidence. Isa hong sa produkto nating ino-offer yan, ang tawag ho dyan ay tax accounting manual. Tsaka ho natin yan i-discuss. Ang importante ho ngayon is prevention yung mga tao na magkaroon ng BIR audit. Yun ho yung produkto natin. Deny the BIR to examine the taxpayer. So, paano madidina yun? Napakasimple lang po. Ito ho yung produkto natin at binebenta ho natin ito ng 22,400 pesos. Yan lang ho. Yung produktong yan. Ang pinapangako natin is no LA, no deficiency tax. No LA, no deficiency tax. Paano mangyayari yun? Ngayon pa lang dapat itong request against unlawful issued LOA ay magawa na natin. Ito ho yung ginagawa natin before magkaroon ho ng problem. Ito ho kasi ang starting point ng problem. Dito pa lang magtatrabaho na tayo. Isasubmit ho natin yung request against unlawfully issued LOA. Ito po yun. Ayan. So, maghahanap ho kayo ng bibili. Hindi ho kayo kailangang umalis ng bahay para maghanap ng bibili. Napakadami ho ng taxpayer sa buong Pilipinas at yung kanilang mga pangalan ay nasa website ng BIR. Pumunta lang ho kayo sa listahan ng top withholding agent. Ando dun ho lahat ng pangalan niya. Pwede nyo kayong mag-offer nitong produkto natin. Lalong-lalo na yung may mga bad experiences sa letter of authority. Isa ho sa binebenta pa rin natin at 22,400 din ho ang presyo nito
is ito pong request against arbitrary deficiency naked assessment, pang value added tax ho. Kasi kung correct yung duty na ginawa ng BIR, eh definitely small or no deficiency tax ang matatanggap ng taxpayer. Karamihan ho ng taxpayer, eh malaki ho yung deficiency tax na natatanggap. Hundreds of thousand, minsan umaabot ng hundreds of million. So yung 22,400 ay napakaliit na bagay sa kanila. Kaya mura ho yung produkto natin. Isa pa ho sa ibinebenta ho natin, itong request against arbitrary deficiency and naked assessment para ho sa income tax at withholding tax. Again, ang objective ho natin, kung correct duty ang ginagawa ng BIR, eh small or no deficiency tax ang matatanggap ng taxpayer. Yan ho yung ating pinapangako. At ito po ang freebie natin. Kung bibili sila sa inyo, o bibili sila ngayon mula March hanggang May, at ito ay para sa letter of authority na i-issue sa 2022 at para sa taxable year 2021. Bibigyan ko ho kayo ng napakagandang compensation or commission. Ganito ho ang pagbebenta. Okay. Sabi ho rito ng ating Supreme Court, yun daw trabaho ng BIR, ayan, the prima facie presumption that the assessment made by the BIR is correct. And that in preparing the same, the BIR personnel regularly perform their duties. So, puro mapapansin nyo, presumption yung assessment, yung kabila is presumption din yung preparing. Kung mapuprove natin na hindi regularly ginawa ng BIR yung kanyang duties, yung assessment ay invalid. So, para ho sa karagdagang mga informasyon, paano nyo matututunan itong produkto natin, ito po yung mga pwede ho ninyong panooring video ko. Rights against, eto ho yun, right against, itong lima, right against unlawful LOA, BIR internal memo, ARTA, your powerful partner, request for immediate audit, at yung huli is deny BIR to enjoy and use the presumption. Yan po yung dapat ninyong panoorin after mapanood nyo ho ito. Ini-invite ko ho kayo, whether ano ho ang natapos ninyo, ano man ang edad ninyo, at kontakin nyo lang ho yung mga telepono at mga email at yung i-PM nyo ako sa aking Kataxpayer Facebook. So, let us start business. Now, yung pangalawa, pangatlo at pang-apat na sikreto ko sa pagmamarket ng serbisyo ay number 2. Number 1, sinabi ko na, know your product. Number 2 is see a lot of people. Oh, edi hindi ka lalabas ng bahay, ibig kong sabihin, kung hindi, gamitin mo yung internet, magsumali ka sa social media network at ipromote mo na meron tayong ibinebentang serbisyo sa taxation. Number 3 is ask them or ask all people to buy. Of course, may call to action. O ito binebenta namin, bumili kayo. Yun yung number 3. And number 4, use your common sense. Ayan. Ito po yung lima. 1, 2, 3, 4, 5. Panoorin po nyo yan at malaki ho ang may tutulong sa inyo. Tumawag na po kayo kung gusto ho ninyong magkaroon ng extra income sa mga darating na panahon. So, hindi ko pwedeng sabihin dito kung magkano yung extra income na ibibigay ko sa inyo. Eh, kailangan ho kayong mag-apply. Okay? Tawag, text, and apply. With that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you later.